Kamusta mga tol? Umaarangkada na naman yung Phoenix Suns ngayong season. Paano ba yung mga plays na ginagawa nila ngayon? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Etong Suns mga tol is a pick and roll heavy na team. Napakarami talaga nilang play, puro pick and roll eh. At dito mga tol ha, hindi na natin i-explain yung mga normal na pick and roll na pinapasa lang sa roller na ganyan, di ba? Simple lang kasi yan eh. Dito muna tayo mga tol, sa pagkatapos mag pick and roll at nagkaroon ng switch, ngayon popostehan yan sa ilalim. So bakit ba nila ginagawa yung ganyan? Una mga tol no, nagkaroon kasi ng switch diba? E ano ba tong si Aiton? 7-footer to na malakas pa sa ilalim. Ayan tingnan nyo, lit ng bantay oh, edi todas ka na dyan. E paisa tingnan nyo, nagkaroon ng switch, pinostehan na diba? May sense naman talaga yan. Nagsiswitch kasi edi parusahan mo ngayon sa ilalim, ganitong ganito rin yung style ng Spain sa Olympics diba? Ayan, tingnan nyo, pick and roll, nag-switch. Ayan na si Aiton, no? Si Wiggins lang yung bantay niya. Ano ba yan? Balljackin mo na yan! So yung ginagawa ng depensa dyan, minsan, pagka-switch niyan, mag-switch sila uli ngayon sa ilalim. Ayan, tingnan nyo, si Tuklaw na yung bantay ni Aiton, di ba? Imbis na yung gwardiya kanina. Kaya sinasabi ko dati, perfect talaga yung pagkakakuha ng Sansito kay Magi, eh. Parang si Aiton din naman kasi to, eh. Medyo mahina lang sa scoring. Now ngayon, kahit lumabas si Aiton, ayan, merong Jabel Magi! Na ganyan, no? Pwedeng-pwedeng gawin yung role ni Aiton. Pero hindi lang ganyan yan mga tol ha. Pag nagkakaswitch kasi diba, pati yung may hawak ng bola ngayon, mismatch na rin dyan eh. Eh kasi ba naman, Phoenix Suns to. Si CP3 tsaka si Booker lang naman yung mga guardian nito no. So ganyan, kapag nagkaroon ng switch, ginagawa rin nila yung isolation sa mga guards. Mabagal na kasi yung bantay niyan eh. Kulang yan, tingnan nyo mga tol, si Aldridge na yung bantay ni Booker T. Eh anong magagawa niya, ang bilis ni Booker T. Ayun pa isa oh, nagka-switch. Si Aldridge na yung bantay ni Rondo. Tingnan nyo, iwan na iwan talaga oh. At ito talaga yung mahirap sa Phoenix Suns. Parehong star margarine na scorer kasi yung point guard nila tsaka yung shooting guard nila. Minsan nga mga tol, yan, no, pinupwersa pa nila yung switch na yan. No. Tingnan nyo yung screen ni Crowder dyan. No. Hindi tuloy makabalik yung tao ngayon ni Booker T. Kaya yan, no, isolation na naman tuloy yan. Minsan din ginagawa nila sa mas maliit ngayon. Tulad yan, no, sa Warriors kasi, di ba? Tinatago nila si Curry kay Crowder. Kaya ang ginagawa naman ng Suns, si Crowder naman ngayon yung nag-i-screen. Ngayon, pag nangyari yan, si Curry na yung bantay ni Booker T, oh. Mabilis yan si Curry, di ba? Pero lamang naman sa laki naman yung si Booker T dyan. Now, minsan, yung ginagawa ng depensa, ganyan, tingnan nyo, yung pwesto ng sentro, malalim. Kaso, si Booker T nga ito, eh, titirahan ka kapag ganyan. Kahit si CP3, di ba, ganyan, titirahan ka niya pag medyo malalim ka. Pareho nang magaling sa 3 points, pareho pang magaling sa midrange, kaya risky talaga yung depensa na yan para sa Phoenix Suns. Kahit nga to, itong kalaban ni Naruto, kapag ganyan depensa ng sentro, wala, titira na talaga yan, boyahin na yan. At ito actually mabigat sa Suns mga tol, no? Yung midrange game nila ayos talaga eh. Mapipick and roll sila, tapos kung medyo malayo ng konti yung depensa, titirahan ka talaga nito sa midrange eh. CP3, one of the best sa midrange to, no? Magaling pa ata sa akin ng konti to eh. Nakita natin to mga tol, no? Madalas nung finals, pick and roll, tapos titirahan nila palagi si Brook Lopez. Kasi nga mababa yung pwesto ni Lopez nun eh. Yan, kita nyo naman yung pinagagawa ni Chris Paul dyan, oh. Walang jowa galing, parang kasasagot lang jowa eh. Tapos yung isa pa nilang ginagawa mga tol ha, yung dalawa yung mag-i-screen sa ibabaw na ganyan, no. At sa tingin ko, eto yung pinaka-deadly talaga sa lahat eh. Yan, unang screen, tapos mag-roll yung pangalawang screen. So bakit ba to deadly ha? Ang nangyayari kasi, sa unang screen pa lang, may bentahe na kagad eh. Tapos mayroon pang pangalawang screen. So minsan yung depensa, nagkakalituan na dyan sa ganyan sa pangalawang screen. Ayan uli, oh, ayan yung unang screen, di ba? Medyo malayo na yung bantay. Umangat tuloy yung pinakailalim ng depensa. E biglang nag-roll naman si Aiton. Aliyup yan! Ayun, Joey boy! O isa pa, ulitin natin ha. Unang screen, papaiwan. Pangalawang screen, magro-roll. Ayan o, oh, dyan pa lang tingnan nyo. Bentahe na, di ba? Dalawa na ngayon yung kailangan bantayan. Eh, paano nagagawin mo dyan? So sa lahat ng play nila, ito yung pinakagusto ko talaga sa lahat eh. Parang upgrade din the pick and roll kasi ito eh. Mahirap talaga ito bantayan. Medyo nakakalito to para sa depensa ha. Now nangyayari naman kung mapipick and roll sila tapos yung depensa umiipit ngayon sa gitna para sumikip, di ba? Dito naman ngayon pumapasok yung mga 3 pointers nila. Ang dami nilang 3 pointers eh. Kung mapasin nyo mga tol, no, lahat ng player nito may tira sa 3 points except na lang siguro sa mga sentro nila eh. Eh yung mga sentro naman nila, di ba? Palagi lang naman nagro-roll yan. So yung tatlo pang kasama nila, nakatambay lang ngayon sa 3 points abang nag-kick out. Medyo normal naman sa NBA ito mga tol, no? Maraming gumagawa nitong ganito eh. For spacing kasi yung ganyan eh. At isa ito sa mga dahilan kung bakit malakas na naman ang Suns ngayon. Kasi ang dami talaga 3 pointer eh. So nag-ooperate palagi yung pick and roll nila, di ba? Ngayon kapag tumulong ka, todas ka. Basic math lang yan eh. Tapos ito mga tol, itong play naman na to, pick and roll pa rin to ha. Pero tingnan nyo itong screen na to ni Crowder sa likod ng depensa ng roller. Tingnan nyo yung reaction ni Looney Tunes, so parang gulat na gulat siya sa screen, no?
Etong play na to, yung screen na yan sa roller, maraming best nila ito ginawa nung finals last year eh. Kaya tingnan nyo, high pick and roll, di ba? Tingnan nyo yung screen ni Crowder, oh. Tingnan nyo yung itsura ni Afro dyan, no? Now ngayon, kailangan ng tumulong yung tao ni Crowder. Lock na kasi si Afro, hindi na makatulong eh. Eh ang kaso, mas mababa naman yung pwesto ng tao ni Crowder. Kaya yan, oh, midrange tuloy yan. Eto dito, tingnan nyo, si Afro, ina-expect na niya ngayon mag-i-skill sa likod niya, oh, kaya iniiwasan na niya kagad, oh. Eh paano naman ngayon tong kalaban ni Naruto, ha? Open yan, unggoy, Shinra Tensei, yun tukab naman. Ngayon pa ulit, tingnan nyo, pick and roll sa ibabaw, eh si CP3, i-skill sa likod ni Afro, oh. So sino na ngayon yung tatao sa kalaban ni Naruto? Eh di dapat yung tao ni Chris Paul, di ba? Kaso hindi niya maiwas si Chris Paul kasi baka mag-pop out yan, eh. Kaya yan, oh, tinitigan na lang ito, oh. Ganda ng play, di ba? Na yung panghuli nilang lagi ginagamit, itong horns action. Sa horns action mga tol, merong mag-i-screen magkabila tapos yung isa magpa-pop out, yung isa naman magro-roll na ganyan. Ito kadalasan mga tol, yung second 5 nila yung gumagawa nito. Pag si Magi tsaka si Johnson yun nandyan, tsaka nila ginagawa ito eh. Yan, tingnan nyo, ito yung basic na horns action, di ba? I-screen, pop-pop out, tapos magro-roll. Pero marami silang ginagawang variation dito mga tol ha. Tulad niya tingnan nyo, oh, nag-i-screenan sa may free throw, oh. Tapos nung napasahan na, sabay handoff naman na ganyan. O kaya imbis na i-handoff na ganyan, kapag napasahan yan after ng screen sa may free throw, diba? Didiretso na ngayon yan. Ito pa isa, oh, tingnan nyo, parehas lang to eh. Hindi lang naitira yan pero nagkaroon naman ng switch ngayon. So ngayon si Love na yung taon ni Aiton, todas yan. Ito pa, oh, inuulit lang talaga nila palagi eh. Si Booker T naman to ngayon, same play lang to, diba? Tingnan nyo, oh. Meron din ganito mga tolo, kapag hindi napasahan ngayon yung unang cut sa may free throw, di ba? Naalala nyo ba yung play ng Warriors na staggered screen from the corner? Explain ko na yun eh. Ayun o, tinuloy nila ngayon dyan yung play, tapos magro-roll na naman yung pangalawang screen. Pero take note mga tol, itong nasa corner dapat umaangat din to ha, kasi para mahatak niya ngayon yung depensa na pwedeng tumulong dun sa roller. O ulitin natin ha, papasa sa high post, tapos galing sa corner, di ba? Staggered screen yan. Aangat yung unang screen, roll yung pangalawang screen. Okay, di ba? Daming options nito, no? At dahil nga yung sentro nila, palagi nila nagro-roll, palagi rin nakapwesto yan para sa offensive rebounds, eh. Okay yan, eh. Siyempre, meron din naman silang mga simpleng drive and kick lang. Normal lang naman to, eh. Ang daming shooter kasi to, di ba? Tingnan niya, no? Lahat to nakapwesto sa 3 points. Lalo to si Crowder, palagi rin to abangan sa 3 points sa gabang ng pasa sa 3, eh. So kung titingnan natin mabuti mga tol, no? Etong Suns, probably the most balanced lineup sa NBA. Bakit kanyo? CP3, playmaker, scorer. Booker T, scorer, wrestler. Bridges, 3&D. Crowder, 3&D. Ayton, roller at inside presence. This is why mga tol, yung Suns, pick and roll is life talaga eh. Kasi they got CP3 at Booker T na pwede lang gamitin sa pick and roll. Tapos meron silang 3&D guys, sina Bridges at si Crowder para sa spacing naman, di ba? At saka si A2 naman, siya naman yung roller palagi tsaka inside scoring. Koksakto talaga eh. Pek-pek na pek-pek, is the perfect na perfect talaga. Balance combination talaga, no? Nakakover nila lahat ng kailangan na isang team. Ewan ko lang mga tol ha. Ako sinasabi ko sa inyo, Mavs ako ngayong season. Pero sa West, same team halos tong Suns nung last year. Ano, pumalas ko sila finals. At this year, mas maganda pa yung teamwork nila ngayon. So tingin ko, makakabalik talaga sa finals tong Suns na to eh. O yun na pahimagas, mag-like kayo mga walang hiya kayo para si Pagi naman ako gumawa ng video.